negro. Okay, magandang umaga. Okay, kay Paula, di ba maganda pa rin yung umaga, di ba? Okay? Ganda tayo. Sino may birthday si Leia? Saka si Vincent. Si Leia ay 11, si Vincent ay 8. 9 ka na ba, Vincent? 9? Great. Hindi, 8 pa lang siya. Great to siya. Okay. Okay. Kanta tayo happy birthday kasi may birthday sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wait, sabay tayo ah. Ready? Happy birthday. Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, handa na pa kayong makinig sa panibagong kwento. Okay, sa Bible. Nung nakaraan, yung kwento natin tungkol kanino? Sa magtito, di ba? Okay, sino yung magtito na yun? Si Abraham at saka si God. Okay? Muna. Okay? Sino daw yung magtito? Si Abraham at saka si God. Okay, ano daw nangyari sa kanila? Pinagpala sila ng Panginoon, dumami yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga hayo. So, sobrang dami, parang hindi na sila kinaya noong lugar kung nasan silang pareho. No? Nangangasiwa ng kanilang mga hayo ay kaaway-away na rin. Okay? Okay, pupuan niyan, tabihan niyan si Anang Dalas. Okay, yun yung nangyari. Tapos, dahil nga nagkaroon ng conflict or nag-aaway na yung kanilang mga herdsman o yung kanilang mga nag-aalaga ng kanilang mga hayop, ang ginawa nila ay sila ay nag-part ways, naghiwalay. Okay, ano daw yung pinili na Lot? Na lugar? Okay, Jordan, near water place. Ibig sabihin, marapit siya sa Jordan, sa valley. Doon, pag valley, anong ibig sabihin nun? Sa baba ng bundok. Di ba? Yung mga valley. Tapos, marapit siya sa mga, sa Jordan River. Okay? Tapos, malapit din siya going sa isang lugar kung saan napakasama daw ng mga tao. Maraming bakla. Maraming bakla. Ano daw yung tawag dun sa lugar na yun? Malapit siya dun sa Sodom. Okay? Yan. Kaya ngayon, yung mga tawag dun sa mga bakla, Sodomite. Kasi para silang mga tao dun sa Sodom. Okay? Pumapatol sila kung kanino. Okay, yan na mga Sodomite. Ngayon, naghiwalay na sila. Okay? Napabuti kaya yung nangyari kay Lot sa kanilang paghiwalay? Eh, gusto pumunta sila doon sa lugar na masasama. Ano kayang tingin yung mangyayari? Eh, ito ngayon yung kwento natin. When Abraham, man si Abraham, ay niligtas si Lot. When Abraham rescued Lot.
Okay? Niligtas ni Abraham sila. Next. Basahin natin, makikita natin yung kwento natin sa Genesis 14. Okay? Tandaan niyo, 14 na tayo nung nakaraan. Genesis 11 and 12 and 13. Ngayon, Genesis 14. Okay, isa-isahin natin hanggang sa matapos natin hanggang sa next year. Hanggang sa lumaki na kayo. Okay? So, ulitin-ulitin natin yun. Kasi maganda yung kwento, marami tayong makukuha. Ngayon, sa yung kwento ko ngayon sa inyo, may makukuha tayong mga aral. Dapat tandaan nyo yung mga aral na yun. Okay? At marami pa dyan mga aral. Dyan. A brother's help, sabi dyan, no? Ang pagtulong ng isang kapatid. Okay? May natulungan na ba kayo sa buhay nyo? Or natulungan na rin ba kayo? May tumulong na rin ba sa inyo? Okay? It works both ways, di ba? Pareho yun. May tutulong sa'yo or may makatutulungan ka. Okay? Dalawa yun. Bilang magkapatid. Okay, makinig. Okay? Next, basahin natin ngayon yung kwento sa Genesis 14. 1 to 24. Okay? Genesis 14, 1 to 24. Babasahin ko, tapos tatagalugin ko na lang rin. Tama ba? Makikinig ba kayo? Isa? Makinig. Okay. Anong gusto mo? Saan mo gusto mo mo po? Dito ba? Anong gusto mo? Dito ba? Gusto mo? Slime. Slime. Pairapin mo muna siyang slime. Tatago mo muna. Okay, mahalaga. Sige, game. Genesis 14, 1 to 5. Muna yung babasahin ko. And it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar, okay, Ariok, king of Elasar, Chedorlaomer, king of Elam, and Kidal, king of Nations, that these made war with Bera, king of Sodom, and with Birsha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, and Shemerber, king of Zeboim, and the king of Bela, which is Soar. Okay, tandaan niyo yung mga kings na yun, ano? Ilang king yun? Ginabasa natin? Lima na king, no? Tandaan niyo itong Soar kasi hindi mangyayari dyan, no? Lalo na yung ito, lalo na yung Sodom and Gomorrah. Actually, yung buong lugar na yan. Yung sakop ng limang king na yan. Okay? And these were joined together in the valley of Sidim, which is in the Salt Sea. 12 years they served Chedorlaomer. Chedorlaomer daw ay isang king. Naglilingkod daw yung limang king doon kay Chedorlaomer. Ibig sabihin, nagtitribute sila. Alam niyo ba na dati ang Pilipinas ay na-under sa panahon ng mga Kastila? Alam niyo ba yon? Sinong pinakakilala ng ano doon? Hero ng panahon ng Kastila? Lapu-lapu? Hindi, pwede. Lapu-lapu. Sino pa? Kilala niyo ba si Jose Rizal? Yung nasa piso, di ba? Yung Dr. Jose Rizal, no? Yung mga kilalang, ano, tayo ay na-under sa regime ng Kastila. Tapos after ng Kastila, Amerikano, after ng Amerikano, Hapon, tapos Amerikano ulit, tapos nagkaroon na tayo ng kalayaan. Okay, alam niyo ba yun? Yun yung history natin. Ito sila, yung apat na king, no, ng yan si Bera, Soar, Sodom, Gomorrah, ano pa yung isa? Si Boim, yan, Bela, yan, Tidal, lahat sila ay na-under kay, ano pangalan daw yun? Chedorlaomer. Tandaan niya, Chedorlaomer. Okay? Pero, in the 13th year, sila ay nag-rebel, nag-aklas na sila. Ayaw na namin magpa-under sa'yo. Okay? Kaya dinabanan ngayon ng limang king si Chedorlaomer. Eh, si Chedorlaomer, meron siya kakampi na tatlo pang king. Kaya nagkaroon ngayon ng
Gera, war. Okay? Okay. And in the 40th year came Chedorlaomer and the kings that were with him and smote the Rephaims in Ashteroth, Karnaim, and the Susims in Ham, and the Emims in Sheba, Shebe. Kirkiyad Taim. Hirap ng mga ano, di ba? Hirap pasahin ng mga nila. And the Horites in their mounts here unto El Paran, which is by the wilderness. Nagkala, naglaban daw, tapos sinakop, no? Yan, no? 5 versus 4 na kings. Naglaban sila. Nasaan ba ngayon sila? Ang tanong. Nandun sa mga bakla si Lot, no? Nandun siya sa Sodom. Tingnan natin kung anong mangyayari kay Lot. Mapapabuti kaya siya? Okay, tingnan natin. And they returned and came to and Mizpah, which is Kadesh, and smote all the country of the Amalekites and also the Amorites, and that dwell in Hazer-Son-Tamar. And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Adma, and the king of Zeboim, and the king of Bela, the same is Zoar. And they joined battle with them in the valley of Sidim. Okay, nagsa valley daw sila naglalaban. Bakit daw valley? Kasi mas madaling maglaban doon kaysa sa bundok. Okay? Kasi mas plain yun. With Chedorlaomer, the king of Elam, and with Tidal, king of nations, and Amrapel, king of Shinar, and Ariok, king of Elasar. 4 kings with 5. Okay, 4 versus 5. Sino kayo mananalo? 4. Mananalo yung 4 sa 5? 5. Siyempre, mas malaki yung 5. Ibig sabihin, mas marami sila. Okay? Bakit namatay? Okay? 4 kings with, then the valley of or vale of Sidim was full of slime pit. Meron daw slime pit. Slime. Ibig sabihin, madulas daw dun. No? Okay? And the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there, and they that remained fled to the mountains. No? Na ano daw sila dun? Napalahaw sila dun. Kasi nga, madulas, slime. Okay? Yan ang nangyari. Laban. Gera. Ay, gera daw dyan. Sabing gera. And they took all the gods of Sodom and Gomorrah and all their victuals and went their way. And they took Lot. Kinuha daw si Lot. Naging capture si Lot. Abram's brother's son who dwelt in Sodom and his goods and departed. Lahat daw ng pagmamayari, ari-arian nila, sinama pati sila, pati yung kanyang pamilya. And there came one that had escaped. May nakatakas daw na isa. And told Abraham the Hebrew, for he dwelt in the plain of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol, and brother of Aner. And these were confederate with Abraham. May mga kakampi rin si Abraham. No? Hindi nga. Yung mga Amorites. Okay? And when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servant, born in his own house, 318, and pursued them unto Dan, and he divided himself against them, and he and his servant by night, and smote them and pursued them unto Hobah, which is on the left hand of Damascus. Okay, narinig ngayon, no? May nakatakas. Na-capture sila yung kanyang pagmamari-arian. May nakatakas na isa. Yung nakatakas, alam niyo agad kung sino pupuntahan niya. Pumunta agad siya kay Abraham kasi alam niya na tito yung ni Abraham, si Lot. Okay, anong ginawa ni Abraham? Ay, okay lang yan.
Mapahamak yan dyan. Pumunta ba naman ang Sodom eh? Punta ka ba naman sa lugar na masama? Ganun ba ang ano ni Abraham? Hindi. Kasi mahal niya si Lot. Ano daw ginawa ni Abraham? Ililigtas mo yung kaso lang nga, buhay mo yung nakakapalit nun. Kasi may ipaglaban ka. E si Abraham, hindi na siya matanda eh. Eh, hindi na siya bata. Matanda na siya. Pero malakas pa rin. Okay? Ang mga sundalo ng Panginoon ay walang takot. Tama? Pag meron tayong kapatid na napapahamak, okay lang ba yun? Ah, mapapahamak yan. Okay lang yan. Ganun ba tayo? Hindi po. Hindi. Anong gagawin natin sa mga kapatid na napapariwala? Encourage natin. Tutulungan natin. Okay? Si Abraham, nagdalawang isip pa siya, tulungan si Lot. Hindi, kasi siya ay brethren niya, kapatid niya sa pananampalataya. Okay, sabi doon, brethren niya yun, si Lot. Okay? Yan o. Abraham heard his brother was taken captive. Dito nga siya, ba't naging brother? Kasi alam ni Abraham na si Lot ay kapatid niya sa pananampalataya. Okay? Papabayaan mo ba yung kapatid mong napapariwala? Nabiyakan mo yan. Wala kang pakialam dyan. Ganun ba ang ginawa ni Abraham? Sabi ni Abraham, tinawag ka agad niya yung kanyang trained men. No? What, ilang daw yun? 318. Trained men. Okay, dami pa lang tao ni Abraham, no? Mga lalaki pa lang yun, 318 na. Okay? Mga trained yun. Mga sanay yung lumaban. Okay? Then, nasa na tayo? And he brought back all the goods. Binalik daw ni Abraham lahat ng mga goods. Hindi nga, balik ang mga muna yung picture kanina. Yan. Yan ay si Lot, oh. Captive si Lot. Hirap nun, di ba? May mga Kristiyano, ganyan din. Captive ng sanlibutan. Okay? Captive saan? Sa pag-ibig. Bata pa lang. Puro pag-ibig na agad yung nakatupag. Hindi mo na mag-aral. Ano pa yung mga captive sa atin? Sa laro. Diba? Yung mga ML, mga Crossfire. Ano pa yung mga laro natin? Ang daming mga laro, diba? Call of Duty. Ano pa yung mga laro natin? Ang daming mga laro. Wild Rift. League of Legends. Barbie. Basketball. Okay lang yung basketball. Basta huwag lang palagi. No? Kainan na, nagbabasketball ka pa. Tulugan na, nagbabasketball ka pa. Okay? Pwede ka magbasketball. May certain time. May limit. Okay? May moderation. May tama. Tama? Okay, ano pa yung mga pinaka-TV? Puro ka nanonood na nanonood ng TV. Kahit wala naman kayong kuryente. Paano yun? Ano yun? Okay. Cellphone. Okay. Computer. Pa. May mga kinakaanuan ng mga bata ngayon. Okay. Okay. Yeah. Captive, no? And he brought back all the goods. Ano ginawa ni Abraham? Pinalik niya lahat ng mga goods. And also brought again his brother Lot and his goods and the woman also and the people, lahat na niligtas na ni Lot and ni Abraham, hindi lang si Lot, lahat na ng mga naging captive nung war. No? Niligtas ni Abraham, magaling pala si Abraham, no? Yung mga Kristiyano, natama yung puso, pag nakikipaglaban, laging nananalo. Okay, madalas. Okay? Madalas na nanalo. Okay? Alam niyo ba, sa buhay marami tayong laban. Tama? Kayo pa lang, anong laban niyo sa buhay? Pag-aaral. Di ba? Madali ba mag-aaral? Ang hirap mag-aaral, lalo pag wala kang pera. Di ba? Wala kang makain. Pagpapasok ka sa school, wala kang kinain.
Ang hirap mag-aaral nun. Hindi mo alam kung paano mag-iisip yung isip mo. Kasi yung isip mo, sinasabi niya, gutom ka eh. Tapos magpapasok ka pa ng kahit na anong impormasyon sa isip mo. Ang hirap nun. Laban yun. Pero kanino ka magtitiwala? Sa Diyos. Si Abraham, nagtiwala siya sa Diyos. Pag nagtiwala ka sa Diyos, anong sabi ng Panginoon? Di ka niya iiwan, no? Papapayaan man. Yan ang pangako niya sa akin. Okay? Ngayon, si Abraham ba, pinabayaan ng Panginoon? Ah, lumusog ka pa, ha? 318 lang kayo. And libo-libo yun, eh. Yung kalaban niyo dun. 300 yun yung lakas na loob niyo, ha? 318 versus libo-libo. Pero, walang takot si Abraham kasi alam niya na kasama niya ang Diyos. Okay? Ano yung unang-unang meron kay Abraham? Faith, pananampalataya. Okay? Ngayon, love din ni Abraham yung kapatid niya sa pananampalataya. Ang ginawa niya, niligtas niya sila. Okay? At naibalik niya lahat ng mga kinuha ng kalaban. No? Lahat, pati yung mga babae, pati sila, at lahat ng mga tao na ibalik niya. Galing ni Abraham, di ba? Na-rescue niya lahat, no? Isa lang yung gusto niyang i-rescue, pero na-rescue niya yung lahat. Okay? Ganon din ang mga Kristiyano. Kahit na isang tao lang yung gusto mong i-rescue, kunyari dito sa halala, isang tao lang yung gusto namin i-rescue, pero na-rescue namin kayo lahat. Salamat sa Panginoon. Di ba? Naligtas kayo. Sino yung ligtas na dito? Taas ka nga, yung ligtas na. Yung alam nyo, lumampalataya kayo sa Panginoon, kayo nagkaroon ng pananampalataya, di ba? Tinanggap nyo ang Panginoon. Okay? Salamat sa Panginoon dyan. Okay? Goods, women, and people, and the king of Sodom went out to meet him. Parang mabilis sa atin. Parang kulang na isang verse. 15, 16. Yan. Yan, tama. And the king of Sodom went out to meet him after his rescue from slaughter of Chedor Laomer. Natalo nga yung limang king eh. So si Abraham lang pala makakatalo. Bakit kaya natalo ni Abraham yun? Kasi kasama niya ang Diyos, ang Panginoon. Okay? Tinalo lang, 318 lang yung tumalo sa kanila. Libo-libo yun. Okay? And the king, the kings that were with him, okay, yan ang na-slaughter nila, napatay nila si Chedor Laomer and the kings that were with him at the valley of Shaveh, which is in the king's dale. And Melchizedek, ito ngayon, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Meron daw isang priest. Ang Panginoon, pinadala kay Abraham. Nagbigay daw yan ng bread and wine. Pinakain sila. No? Tapos, ano daw ginawa niyan? And he blessed him and said, "Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth, and blessed be the Most High God, which has delivered thine enemy into thy hands, and he gave him tithes of all." Okay, nakita natin dyan, sino daw ang nag-bless kay Abraham? Yung creator ng heaven and earth. Sino yun? Ang Panginoon. Siya rin ang nagbigay ng lakas kay Abraham. Okay? Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Pag nananalo tayo sa mga laban natin sa buhay, dapat magpasalamat tayo kanino? Sa Diyos. Okay? Hindi ka magpapasalamat kay Tulpo. Okay? Salamat, Tulpo. Ngayon eh, di ba? Sino ba yung mga pinapasalamatan ng mga tao ngayon? Mayor. Sino pa? Okay, maganda naman magpasalamat ka rin. Pero unang magpasalamatan ay ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagre-rescue sa atin. Okay? Nalino ba? Yan o. King of Salem. Mamaya meron akong verses dyan sa Hebrew. Okay? Nandun yan si Melchizedek. Okay? And the king of Sodom said unto Abraham, ngayon, nagbigay siya ng tribute kay Melchizedek, nagbigay siya ng 10 tithes, ibig sabihin, 10 of his
wealth, no? Yung kanyang mga nakuha. Tenth part nun, okay? Ang tawag dun ay tithes, okay? Mga Kristiyano, nagbibigay din tayo nun sa Panginoon. Pero ngayon, hindi pa. For now, hindi pa sa inyo kasi wala pa naman kayong kinikita. Okay? Pero pagka malaki na kayo, nalaman nyo na kailangan nyo palang ibalik din sa Panginoon ang para sa Panginoon, gagawin nyo rin yun, okay? Sa biyaya ng Panginoon. Depende yun sa inyo kung paano kayo ang inyong puso sa Panginoon. Okay? Ganon si Abraham, nagbalik siya ng 10th part ng kanyang ari-arian or kanyang mga nakuha. And the king of Sodom said unto Abraham, ito naman yung king of Sodom, pabida. Okay? Sabi dito, give me the persons and take the goods to thyself. Bigay mo sa akin yung mga tao, sa'yo na yung mga goods namin. Pabida, ano? Sabi ni Abraham, and Abraham said to the king of Sodom, I have lift up my hand unto the Lord, the Most High God, the possessor of heaven and earth, that I will not take from a thread even to the shoe latchet, and that I will not take anything that is thine, lest thou shouldest say, I have made Abraham rich. Ayaw ng ni Abraham magkaroon ng utang na loob sa mga masasamang tao. Kasi yung King of Sodom, di ba masamang lugar yun eh. Bakit ba nagiging masama yung lugar? Unang-una, masasama yung mga leader nito. Yung namumuno, masasama. Okay? Kaya huwag kayong hihingi ng isang bagay sa taong masama. Kunyari, alam mo na galing sa nakaw. Uy! Pakain ka naman dyan! Nakapag-nakaw ka na eh. Ganun ba? Sabihin mo? Okay? Pero may mga taong ganun. No? Masaya pa sila sa mga binibigay sa kanila ng mga bagay na galing sa masamang paraan. Okay? Dapat ba ganon? Si Abraham, hindi ganon. Ang mga lingkod ng Panginoon, hindi ganon. Hindi sila kukuha ng pera na alam nilang hindi nang galing sa mabuti. Okay? Okay. Yan. And I will not take from thine. Let thou should say, tatabihin mo lang sa akin, galing na, ipapamukha mo lang sa akin na, kaya yan, mayaman si Abraham kasi binigyan ko yan eh. Eh, ganun. Ayaw natin magkaroon ng ganung utang na loob sa mga tao, masasama. Okay? Kaya tayo dito, hindi tayo dyan nangihingi ng pera. Kahit kaninong tao, hindi natin gagawin yun. Okay? Kasi, hindi naman natin alam kung saan nila kinuha yung pera nila. Okay? Yung mga nagbibigay sa Panginoon, yung tao sa puso nila, sabi doon, God loves the cheerful giver. Yung mga tao sa puso nagbibigay sa Panginoon, pupunta yun sa church, sasamba sa Panginoon yun at magbibigay yun sa Panginoon. Okay? Pero yung mga dyan, kunyari dyan, may dadaan, manghingi tayo, abuloy po para sa simbahan, hindi natin yung gagawin. Kasi masama yun. Okay, ang mga tunay na Kristiyano, hindi gagawin yun. Okay, tandaan niyo yan ha, mga bata, hindi tayo manghihingi ng limos. Okay? Walang nang limos na Kristiyano, sabi sa Bible. Okay? Ang Diyos ang magbibigay sa atin kasi ang Diyos ang may-ari ng lahat. Sabi niya, no, possessor of heaven and earth. Siya ang may-ari ng langit at ang lupa. Bakit tayo manghihingi? Eh, anak tayo ng Panginoon. Tama? Walang nanghihingi na anak ng Panginoon. Okay? Say only, sabi dyan, that which the young men have eaten and the portion of the men which went with me, Aner, Eshcol, and Mamre, let them take their portion. Now, meron siyang mga kasama, yung mga confederates niya, mga tumulong sa kanya. Sabi ni Abraham, yun na lang yung bigyan mo kung ano yung mga nakuha nila sa kanila na yun. No? Okay? Yung mga nakain nila sa kanila na yun. Okay? Ngayon, anong pinaka number one na lesson natin dito? Pag may kapatid na napapariwala, anong dapat mong gawin? Dapat mong tulungan. Kung ikaw naman ang napapariwala, dapat magtiwala ka sa Diyos.
No? Minsan kasi mahirap na yun, ano? Pag napapariwala ka na, dire-diretso pa na dun eh. Okay? Pero pag sinasabihan ka, naririnig mo yung salita ng Panginoon, ay, mali pala to. Dadiretso ka pa ba? Hindi na. Kasi lalo kang mapapahamak. Okay? Tandaan nyo, ha? Okay. Anong lesson ngayon dito? Okay, nasan yung mga Bibles natin? Meron ako dito mga verses. Yan, o. Okay? Hindi tinanggap ni Abraham yung mga galing sa mga king na yan. No? Ng king ng Sodom. Kasi nga, yan ay masama. Okay, parang ino-operan ka sa buhay natin, ganun. May mga offer si Satan, nakala mo mabuti, pero masama pala. Mag-artista ka, maganda at pogi ka. Okay, niloloko ng mga artista yung naririnig yung mga iba doon. Okay? Okay, next. Yan, summary. Okay, sa Proverbs 17:17, babasa. Sino pwede magbasa? Proverbs 17:17. Pwede magbasa Proverbs 17:17. Basa ng malakas pwede. A friend loved at all times, the brother is born for adversity. Okay, sabi dyan, a friend lover of all times, but a brother, okay, ay makakatulong mo sa adversity, sa mga problema. Yan ang tunay na kapatid, di ba? Okay? Lalo na pag kapatid mo, tapos kapatid mo pa sa pananampalataya. Okay, double brother mo yun. Okay, pero yung kapatid mo sa pananampalataya kasi, makakasama mo yan, hindi lang dito. Hanggang saan mo makakasama yung kapatid mo sa pananampalataya? Sa langit, eh, sa langit forever. Forever mong kasama. Tignan mo yung nasa kaliwa mo. Tignan mo. Uy, makakasama kita. Forever. Kristiyano nga. Kung tinanggap mo ang Panginoon, makakasama kita forever. Sa kanan, ganun din, sabihin mo. Makakasama kita forever. Kung kasama mo yan habang buhay, anong gagawin mo dyan? Mamahalin mo yan kasi kasama mo habang buhay yan. Diba? Hindi mo yan ipapahamak. Hindi mo yan aasarin. Hindi mo yan gagawa ng masama. Okay? Proverbs 18:19 PSE. Kabasa. A brother offended is harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of the house. Okay, ibig sabihin daw, malakas, no? Yung kapatid mo daw na ano, sabi daw, pag na-open daw yung brother mo, ang hirap daw yun ibalik. Okay, pero may paraan, di ba? Okay, may hirap pagka ayaw niya na magpa-rescue sa'yo. Ayaw mo na magpa-rescue sa'yo, no? Pero, pag gusto yung magpa-rescue sa'yo, anong gagawin mo? Re-rescue mo, di ba? Tutulungan mo. Psalms 133:1. Yan ang pwede magbasa. Psalms 133:1. Dati dyan ang pabasa mo sa kanila. 133:1. Sino pwede magbasa? Alan? Miguel? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Okay, sabi doon, how pleasant it is for a brethren to dwell together in unity. Masarap nung kasama. Kunyari, palagi kasama si Daddy Joe dito. Masarap nun. Kasi magkapatid kami sa pananampalataya. Diba? Yung ibang mga kamag-anak mo, hirap mong pakasamaan. Pero ang kapatid mo daw, pag kayo ay merong unity, ang sarap kasama nun. Okay? Matthew 18:15. Ano sabi doon sa Matthew 18:15? Nandiyan na yan. Tulungan sila. Matthew 18:15. Bible, dali. Magpapasa. Matthew 18:15. Unang-unang book yan dyan. Matthew
Mark, Matthew 18, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, 1st and 2nd Thessalonians, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1st and 2nd Peter, 1st, ano bang sumunod doon? May kulang yata ako doon. Na ano? Book. Okay. Matthew 18:15. Sino magbabasa? Matthew 18:15. Patulungan si Rala. Dito na. Kahit Tagalog. Kahit Tagalog. Kahit Tagalog. Kahit Tagalog. Sige. Dito na. Marami naman tayo nagbabasa eh. Susunod si Miguel. Susunod po si Miguel. Yeah, sige. Rin. Matthew 18:15. Si ano kaya, Leia? Kaya kong bumasa, Leia? Ah, mamaya ha. Sa'yo yung 1 Thessalonians 4:6-7. Te, ano sa kanila? 1 Thessalonians 6-7. Kay Miguel yung 1 John 4:20-21. Sige na, Alan, basa. Hindi, dali. Kaya mo. Pwede yan, pabasa mga. Pwede yan, pabasahin mo sa English. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Okay, sabi doon, kung nagkamali daw sa iyo yung iyong kapatid, sabihin mo daw sa kanya. Kung mawiwin mo daw siya, siya ay magtatalima sa sinabi mo, siya ay may ibabalik mo. Okay? Pagmamahal natin sa kapatid nyo. Kunyari, kapatid natin, nagkamali sa atin, hindi yung palagi na lang tayong galit. Dapat sabihin natin, kapatid, nagkamali ka dito. Okay? Kung yung kapatid mo, tumalima doon sa sinabi mo, mawiwin mo daw siya pabalik. Okay? 1 John 4:20-21. Si Miguel. 1 John 4:20-21. First, si Leia. 1 Thessalonians 4:6-7. First John 4:20-21. No, si Antoinette yung 1 John 2:9-11. Open ito po. Samboy, kaya mo na masa. First Thessalonians 4:6. Lakas. Sino ba yun? First John 4:20-21. Lakas. Bigit. Lakasan mo. Malakas. Malakas mo, sige, huwag kang mahiya. Ang malalaking tao, malalakas salita dapat. Para mas may dating, pogi. Okay. Thank you.
Thank you, Miguel. No, itindihan pa na yun, ano? Okay. Sabi doon, kung sinasabi mo daw na iniibig mo yung kapatid mo, pero hindi mo naman siya makayang patawarin, hindi mo talaga siya iniibig. Okay? Kung talagang iniibig mo siya, dapat mo siya patawarin. Okay? Kung nagkasala siya sa iyo. Okay? Nagkaintindihan? Yun yung... Okay, 1 Thessalonians 4, 6 to 7. Si Leia. Lakas. 6 to 7. Lakas. Oh. Okay, huwag natin ipapahamak yung ating mga kapatid kung ano ang sinasabi doon. Kasi ang Panginoon ang gaganti sa atin. Okay? Okay. Nasa na tayo. 1 John 2, 9 to 11. Kaya si babasa. 1 John 2, 9 to 11. To 9 to 11. Ilang minuto na ako din? 1 John 2, 9 to 11. That he that sinned, he is in the light, and meaning his brother is in darkness, even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is no patience of stumbling in him. Okay. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Okay, pag hindi mo daw mahal yung kapatid mo, parang kang naglalakad sa isang madiling na lugar. Naranasan nyo na ba naglakad kayo ng walang liwanag? Di ba, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pwede kang maumpo, pwede kang madulas, pwede kang madapa, pwede matipo yung paa mo, pwede kang umumpo. Kasi hindi mo nga alam kung saan ka pupunta kasi napakadilim. Okay? Pero pag mahal mo ang kapatid mo, para kang naglalakad sa liwanag. Okay? Yan ang sinasabi ng Jesus. 1 John 3, 11 to 18. 1 John 3, 11 to 18. Sabi dyan, for this is the message that he heard from the beginning, that we should love one another. Okay? Not as Cain, who was of the wicked one, and slew his brother, and wherefore slew he him. Because his own works were evil, and his brother's righteous. Marvel not, my brethren, if the world hate you. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth is not his brother abided in death. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer has eternal life
abiding in him. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Okay? Ganda doon, di ba? Sino tayong unang nagmahal sa atin? Ang Diyos. No? Anong ginawa ng Panginoong Yesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Tayo ay kanyang ni-rescue sa kapahamakan sa impyerno. Iyon yung number one na lesson dito. Ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin, tayo ay makasalanan at papunta sa impyerno. Pero minahal tayo ng Diyos. Imbis na tayong mapunta sa impyerno, sino daw yung namatay para sa atin? Sino yung nag-rescue sa atin? Ang Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kahit maulan, Panginoon, salamat, Panginoon, sa mga bata na nandito, sa mga magulang nila, Panginoon, na pinayagan silang pumunta dito. Salamat, Panginoon, muli sa pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na mahalaga na mahalin namin ang aming mga kapatid. Ganun din, Panginoon, nakita namin kung paano yung aming mga kapatid. Salamat, Ama, muli sa umagang ito kay pumag-ingat sa aming pag-uwi. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Last song. Ba't ba? Patayin ko na po.